Yo, what is up mga lads? It's me again, Mato Dario. Yan. Welcome back again to our channel. Yan, as you can see mga lads, andito na naman tayo ngayon sa bukid-bukid. Ayan. So, bali mag-shoot ako ng vlog ngayon mga idol. And so, hanap lang tayo ng ating pesto ulit para sa ating shoot. Pagka nakahanap na tayo, mag-start lang tayo mga lodi, no? So, antay lang tayo ng magandang pagpepestuhan. Alright, so nakaharap na tayo ng ating pagpepestuhan mga lod. So, usapang top 5 vlogger tayo mga lodi. Top 5 best vlogger in the Philippines mga lodi, no? Yan, so yung mga sasabihin kong vlogger dito mga idol, no? Sila yung mga personal reference ko ng top 5 vlogger para sa akin dahil sila yung mga inspiration ko sa pagmamoto vlog. Sila yung nakapuo sa akin para magboto vlog, para maging isang Moto Dario ngayon na napapanood nyo ngayon sa inyong mga screen mga lodi. Yan, so without further ado mga lodi, umpisa na natin sa ating top 5. Alright, so ang top 5 natin para sa akin na tumulong mabus yung energy natin ay walang iba kundi si Jawu Moto Vlog mga lodi. Yan, so, sa mga sumisikat-sikat ngayon na moto vlogger natin, si Jawu, sumigat siya sa kanyang video na ngayon na umaabot ng 1,000,000 views ata yung prank niya kay Kwan, prank niya kay Kong TV mga lodi. Ayan, sa mga sikat na vlogger Kong. Ayan, so shout out idol. Ayan, so bakit siya yung top 5 ko sa mga list natin sa top 5 ng mga moto vlogger? Kasi nag-umpisa siya ng ilan lang yung kanyang subscriber, tapos nag-push lang siya, nagtuloy-tuloy lang siya sa ginagawa niya. Yung pag-grab niya, tapos yung kanyang pag-motovlog, pinagsama-sama niya lang mga lodi hanggang sa nag-boom din yung channel niya. Kaya isa siya sa aking inspiration ngayon mga lodi para pagpatuloy lang itong ginagawa ko, mag-upload lang ako ng mag-upload. Baka sakali soon. Yan, balayin mo pag gising natin next time, next day, umabot na tayo ng 100 subscribers, 100. And so, walang imposible mga lodi, no, kapag may tiyaga. And so, ang ating top 5 ay walang iba kundi si Jawu Moto Vlog. So, top 4 naman na tayo mga lodi. Isa to sa mga sikat na moto vlogger ngayon. Top 4, walang iba kundi si, yan, so, si Sir Red Sweet Potato mga lodi. Red Sweet Potato mga lodi, no? Bakit siya yung top 4 ko sa mga moto vlogger ngayon mga lodi? Dahil napanood ko siya nung nagbablog pa lang ako. Napapanood ko siya nung nagbablog pa lang ako. Hindi pa Moto Dario yung pangalan ko lodi, no? Napanood ko na yung mga reviews niya. Yan. Tapos mga ibang ginagawa niya mga lodi, no? Kasi pag nagbablog siya mga lodi, nagsushoot siya ng video, hindi kasi ako naboboring. Alam mo yung feeling na pag nanood ka sa kanya, kahit na mahaba yung video niya, tatapusin mo eh. Kasi kahit wala siyang sound effect, siya mismo nagagawa niya ng sound effect yung kanyang mga video mga lodi. Yun yung sobrang ganda sa kanya mga lodi, no? Napapasaya niya yung tao gamit yung sarili niya. Hindi katulad ng mga ibang vlogger dyan na kailangan pa nila manlight ng iba para lang maka pagpasayan ang tao, makapagpatawa mga lodi, no? And so ang ating top 4 walang iba kundi si Red Sweet Potato mga lodi. Yan, si Jawu at si Red Sweet Potato, hindi ko pa sila namimit eh, sana soon mamit ko na sila. And so punta naman tayo sa ating top 3. Ang ating top 3 ay walang iba kundi si Sir Mel Moto Vlog. Ayan, so padaanin lang muna natin itong ating kuliglig dito sa likod. Alright, shout out to you, sir. So, punta sila ng bukid eh. Ayan, so ating top 3 moto vlogger na best sa akin para sa Philippines na to, walang iba kundi si Sir Mel Moto Vlog. Ayan. Bakit Sir Mel? Grabe kasi yung mga reviews ni Sir Mel, talagang walang bias, walang parang hindi siya nabayaran, ganun. Alam mo yung feeling na pag nag-review siya, totoo. Pag ni-review niya yung isang product, totoo, walang hindi sasabihin niya yung maganda, hindi maganda, yung quality at hindi quality. Kunyari yung kanyang
langis na ni-review. Yan, best oil, sabi niya. Alos yung mga sinabi ko rin sa vlog ko na about sa best oil na vlog ko. Yung mga ibang pyesa doon, nakuha ko lang din sa kanya, mga Lodi. At bakit siya yung top 3 ko sa mga motovlogger na top 5 natin, mga Lodi? Kasi sa kanya yung sa kanya ako na-inspired na magpaayos ng motor. Pina-set up niya yung motor niya ng 150cc to 180cc. Grabe, sa kanya ako na nagkaroon ng inspiration para mag-set up ng motor. Tapos pinaayos niya yung kanyang shock, yung prot, tsaka yung likod. Pinapalitan niya yung kanyang brake lever. Tapos yung kanyang harap ng kanyang motor, ginawa niyang naked. Gusto ko rin sana nang gawin yun, mga Lodi, pero wala pang time, mga idol. Pero pag may time, gagawin natin yan. Yan, shoutout kay Sir Mel Motovlog. Sobrang bait niyan, na-meet ko siya sa Boss Ironman 2020. Yan, first meet ko sa kanya, Boss Ironman 2020. Sobrang solid. And so, punta naman tayo ngayon sa ating top 3. Ay, so, tapos na tayo sa ating top 3. Punta na tayo sa ating top 2 motovlogger, mga Lodi, no? So, ang top 2 motovlogger natin ay walang iba kundi si, yan, si Sir Reed Speed. Yan, Reed for Speed or Reed. Yan, so, sa mga solid na motovlogger, gumagamit siya ng Z1000, mga Lodi, no? Yung motor niya ay Z1000. Bakit ko siya naging top 2 motovlogger para sa akin, mga Lodi? Grabe kasi yung mga views niya, mga Lodi. Pag nag-upload yan, umabot agad ng 100k to pinakamababa yung 100k na views niya, mga Lodi. At isa pa dito, parehas kaming kamangpangan. Kaso San Fernando ata siya, tapos ako naman sa Lubao ako. Pero dito na ako sa Isabela nag-i-stay, mga Lodi, no? And, tapos, ang kagandahan kasi kay Sir Reed, pag may nakikita siyang vlogger at mga nakakakilala sa kanya sa daan, kahit na busy yan, i-stop at i-stop yan para videohan at bigyan ng sticker. Pupunta sila sa gilid, tapos sabihin, dito tayo sa gilid, dito na. Tapos pagka okay na, tatanungin niya yung pangalan, Sir, anong pangalan mo? Tapos nun, shoutout niya yan, mga Lodi. Kaya sobrang solid niyan ni Sir Reed. Hope sana makita at makamayan ko man lang sana si Sir Reed minsan. Actually, nag-chat ako sa kanya eh. Hindi niya pa ako nare-replyan. Si Sir Mel, solid yan, Sir Mel. Yung top 3 natin, halos lagi ko nga nakaka-chat yan eh. Sobrang solid. Kapag may bago kang chat sa kanya, talagang isisin niya agad yan, tapos re-replyan kanya agad. Hindi siya, pag kahit busy yan, mga Lodi, solid. Yan, so tapos na tayo sa ating top 2, si Sir Reed. Punta naman tayo ngayon sa ating top 1 na motovlogger. Halos karamihan sa inyo, alam na kung sino itong top 1 natin, mga Lodi. Sobrang sikat na ito, mga Lodi, na motovlogger ngayon sa ating Pilipinas. Yan, so walang iba kundi si Troopa. What is up, mga Troopa? What is up, mga Troopa? Yan, so si Troopa Motodeck ang ating top 1 motovlogger. Yan, search nyo lang Motodeck sa mga hindi pa nakakilala sa kanya. Pero sigurado, sa mga nanonood sa akin at mga nanonood sa mga top 4 natin, kilalang kilala yan si Motodeck, the one and only Motodeck, the Troopa. And so, bali sumigat si Troopa dun sa kanyang mga ibang video, tapos nag-boom na lang siya dun sa kanyang QC Endurance version 1. Dahil sobrang solid kasi nun, mga Lodi. Ikaw ba naman, flat yung tire mo sa liod, tapos tumatakbo ka ng 100 plus. Talagang sisigat ka dun, mga Lods, no? Tapos top 1 sila ata kayo ng version 2 ng QC ng trio sila, no? Ayan, so bali, paano ba naging top 1 sa akin si Motodeck na motovlogger? Ayan, so, si Motodeck kasi, first meet ko sa kanya sa Tune Endurance Challenge. Yan, search nyo na lang, mga Lodi, un-upload ko yan sa ating channel. Ayan, so, dati ang pangalan pa lang ng channel natin ay Dario Bautista. Tapos nung na-meet ko siya, mga Lodi, grabe, sobrang bait niya. Nilapitan ko siyang ganyan, sabi ko, Lods, pwede po bang makahingi ng video? Sabi niya, anong video? Na vlogger po kasi ako. Okay, sabi niya. Sabi niya ganyan, anong pangalan mo? Sinabi ko yung pangalan ko, mamaya-maya eh. Oh, okay na ba yung camera? Sabi niya ganyan. Pag okay ng camera, salita agad siya, pinromote niya agad yung channel natin.
walang dalawang isip mga Lodi, hindi man lang nagdalawang isip, ginawan agad tayo ng video. Sobrang solid niya ni Motodek. Tapos nung second meet ko naman sa kanya dun sa Boss Ironman 2020, kung saan ko na meet si Sir Mel Motovlog, ayan doon ko siya na meet. Grabe yung video niya, panoorin nyo. Nagkapira pa kami dun sa checkpoint ng Cordon mga Lodi, doon kami nagkita. Ayan, so yun lang mga Lodi. Kaya naging tapon sa akin si Motodek kasi halos lahat naman ng motovlogger, hindi motovlogger, mga nanonood sa YouTube, ayan, kilalang kilala siya, number one Motodek. Ayan, so ayun lang mga Lodi. Kung para sa inyo may iba pa kayong top 5 dyan, comment nyo lang sa baba. At kung may mga gusto pa idagdag sa mga sinabi ko, comment nyo lang sa baba. At kung may mga gusto ko yung i-feature natin na mga motovlogger, subukan natin yan mga Lodi, no? And so yun lang mga Lodi, no? Alam nyo na, no hate, spread love and good vibes. Peace yo, Moto Dario.